Magandang umaga sa lahat. Ako po si Sian Calarte Gidilia, isang miyembro ng kagawaran ng turismo na naatasang maghandog ng 8 mga panuto upang mapangalagaan ang ating likas na yaman. Hindi nalingid sa karamihan ang samut-saring likas na yaman na matatagpuan sa ating bansa. Mula sa yamang lupa, dagat, mineral at iba pa. Lahat ng yamang ito ay napapalibutan sa ating bansa. Datapuwat dapat may mga paalala o panuto tayong dapat sundin upang hindi masira at maabuso ang paggamit natin sa mga likas na yaman na ito. Una, dapat ay magpasalamat tayo sa Ginoong may kapal sa pagbigay niya sa atin ng mga likas na yaman. Pangalawa, sa mga yamang lupa, lalo na sa mga troso at kakahuyan. Dapat ay pinapalitan natin to sa pamamagitan ng pagtanim ng mga bagong puno. Ikatlo, dapat ay di tayo nag-aaksay ng pagkain. Bukod sa maraming nagugutom, ang oras at panahon na iginugol sa pagpapalago ng tanim upang ating makain ay nasasayang rin. Ika-apat, dapat tayo ay nag-recycle ng mga gamit na pwede pang gamitin, tulad ng mga plastic bottles na marami pang pwedeng gamitan, tulad ng gawin natin itong paso ng tanim. Ikalima, huwag mag-aksayan ang tubig. Gumamit lamang ng tama at sapat. Pang-anim, bilang mag-aaral, gamit na gamit natin ang mga papel. Dapat hindi natin to inaaksaya. Pang-pito, hanggat maaari ay tumutulong tayo sa pagbawas ng plastic. Dapat ay nagdadala tayo ng mga eco bag at reusable containers. Panghuli, tayo ay dapat maging maalam sa mga ganap na sa ating kapaligitan. Dapat ay updated tayo sa current events sa ating kalikasan. Ika nga nila, lamang ang may alam. At yan po ang 8 panuntunan sa pangangalaga ng ating mga likas na yaman. Hanggang dito na lamang po ako. Muli, ako po si Sian Calarte Gidilia at lubos na nagagalak na maging iyong lingkod sa araw na ito. Magandang umaga at maraming salamat.